sa lahat po ng mga taga-subaybay natin sa ating munting channel. At kung kayo ay bago pa lamang dito sa ating channel, ay welcome po kayo. Sa pagkakataong ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang device na karaniwang ginagamit sa solar power grid system. Gaya ng aking sinabi sa nakaraan sa una kong video, na doon ay pinaliwanag natin ang tungkol sa solar panels. Pinaliwanag natin doon kung paano ito gumagana, at sa pagkakataong ito ay pag-uusapan naman natin ang device na ito na ginagamit. Gaya ng aking sinabi ay karaniwang ginagamit sa solar power grid system. Sana ay matyaganin yung panoorin ang kabuuan ng ating video para sa mga baguhan, beginners or DIYers ay matutunan ninyo, umaintindihan at malaman ninyo kung ano ang function, paano ba gumagana itong device na to, anong kahalagahan o importance nito sa kabuuan ng circuit ng solar power grid system. Okay? Simulan na natin. Gaya ng inyong nakikita sa screen, meron tayong unit ng SCC. Ito ay isang PWM type. Dalawang klase kasi ang solar charge controller na ginagamit sa solar power system. Ito nga yung PWM, at yung isa naman ay MPPT. Kasi ko muna sa inyo, meron kayong makikita na dalawang USB ports na nandoon. Yung ports na yan ay ginagamit para pan-charge ng mga batteries tulad ng sa cellphone o batteries ng mga Bluetooth speakers at iba pa. Okay? So, ang lumalabas lang dyan na voltage ay 5 volts basically at maximum of 3 amperes based on its specification na nakasulat dun sa kanyang specification manual. Mamaya papakita ko rin sa inyo yun. At mapapansin din ninyo, ilalapit ko para mas makita nyo siguro o ma-appreciate o iharap po sa camera. Yeah, meron kayong mapapansin na tatlong button dito. Itong unang button ay para sa menu. Yung ikalawang button, ito yung pang-press para sa apps. At yung sa pangatlong button ay yung pang-select naman para sa down selection. And at the same time, yung third button na yan ay ginagamit pang as on-off switch para sa ating load na ilaw na 12 volts lang. Okay? 12 volts lang ang output dito na dumalabas. Okay? I hope klaro sa inyo yan. Ngayon, maya-maya ipapakita ko na sa inyo kung paano natin isa-set yung parameters na ito. Gaya ng sinabi ko kanina, ito ay isang programmable. Bakit program? Kasi na ipoprogram yung mga parameters. But by default, itong SCC ay nakaset na sa kanya yung parameters para sa mga type of batteries na gagamitin natin. Okay? Itong klase ng SCC na to, ito ay pwede lamang magamit para sa 12 volts and 24 volts na battery. Wala tong kakayanan para gamitin sa mga mas mataas pa dun sa sinabi kong voltahe. Okay? At ito ay merong kakayanan na automatiko na madidetect niya kung ano ang voltage ng battery na gagamitin natin. Kung ito ay 12 volts or 24 volts. Yun, madedetect niya na yun automatically. At ang parameters, ang specifications ng SCC na to ay gaya ng inyong nakikita ngayon sa screen. No, baligtad. Okay. Baligtad. Ito. So, nakalagay dito, no, yung rated voltage niya is 12 volts and 24 volts. Meaning, pwede nating magamit yung SCC na to para sa 12 volts and 24 volts batteries. And the second one is yung rated current niya. Itong
SEC na to ay mayroong kakayanan na mag-draw ng charge and discharge ng 100 amperes. At ang maximum input voltage ng PV panels na pwede natin gamitin ay up to 50 volts. Meaning, hanggang maximum of 50 volts, pwedeng gamitin natin itong SEC. I hope malinaw sa atin yan. Okay, balik tayo dito. Itong ating unit na to, mapapansin nyo, wala pang naka-display. At wala kayong makikita rito na kahit na anong input supply. So, paano natin mabubuhay? Sabi nga, paano natin i-on itong unit na to? So, ang gagawin natin, lalagyan natin ang battery dito. So, yung battery ang siyang magpa-power up dito sa ating unit. Pa-power up natin itong unit. Okay, makikita ninyo sa screen ngayon, no? Meron tayong gagamitin na isang maliit na baterya. Ito ay MCB o motorcycle battery na gel type. No, gel type itong gagamitin natin. Ito yung napili natin para mas madali nating ma-demonstrate. No? Meron tayo rito ng connector. Meron akong ginawang connector na i-connect natin dito sa SEC. Okay. By the way, no, nilimutan ko kaninang bangitin sa inyo. So, itong connectors na makikita nyo, meron tayong 6 connectors dito. Itong first set na to ay intended para sa ating solar panel. At itong second set ay para sa battery. At ito namang third set na connectors ay para sa load natin na 12 volts bulb. Okay? Ngayon, kung inyong mapapansin, polarize yan. Ayan, meron plus, minus, plus, minus. So, kapag ka i-coconnect ninyo, yung load, yung panels, yung battery, take note, ha? Make sure na hindi baligtad yung inyong wire. Otherwise, pwedeng may masira kapag ka ganon. Okay? So, ikakabit na natin yung connection ng battery. Yan. So, naikabit na natin yung pin connector para dun sa battery. So, ang gagawin na lang natin ay i-coconnect naman natin ito sa battery para ma-power up natin yung SEC. Yun. Kita nyo na. So, initially, papakita ko sa inyo, ilalapit natin ulit. Initially, ay meron kayong makikita o may nababasa tayo na 12.7. Yan yung na may measure ngayon ng ating SEC, yung mismong voltahe ng baterya na ating ginagamit. Okay, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na isang ATX PC power supply na minodify ko para magamit ko as battery charger ng sasakyan, four wheels, or even doon sa MCB, yung mga motorcycle battery, pwedeng gamitin ito. At kung inyong mapapansin, no, meron tayong nilagay dito, may nilagay ako ditong voltage and current monitor para malaman ko kung fully charged na yung ating battery. So, i-on natin para ma-appreciate nyo. On natin. So, yan. Okay? So, makikita ninyo yung voltage sa taas. Yung current zero kasi wala tayong chinacharge na battery. So, kapag ka ang battery ay fully charged na, well, basically, ito yung float voltage, no? Na kailangan para ma-charge ang ating 12 volts battery. Ngayon, kapag ka low bat yan, makikita ninyo, mataas yung current. Or meron kayong mababasang current dito. Ibig sabihin, mababa yung supply voltage natin. Once na fully charged yung ating battery, let's say, ang nakalagay dito ay 2 amperes. So, ibig sabihin, kulang ng 2 amperes yung ating baterya na kailangan niyang ilagay o i-charge dito. Habang nag-charge yung ating battery at unti-unting
na-charge na yung ating battery, mapapansin ninyo yung current bumababa. Okay? Ibig sabihin yon, or indicator yon, na yung baterya ay unti-unti nang na-charge. Once na nag-zero na uli itong current reading na nandito, ibig sabihin nun, fully charged na. It tells you na dapat i-disconnect mo na para hindi na magtuloy-tuloy yung pag-charge. So, yan yung difference. Yung SCC, mayroong kakayanan automatically para i-connect and disconnect niya yung battery. Pero ito, ay kailangan nating bantayan pa rin. Okay? So, ito yun. Yung mapapansin ninyo, meron tayong selector switch dito. Ito naman para sa mga 6-volt battery or 5-volt battery. Pwede natin magamit. Okay? Kung sakali na gusto ninyong mapanood yung video na to, ay ilalagay ko yung link ng video para mapanood nyo kung paano gumawa ng isang car battery charger na ang gamit ay yung mismong ATX PC power supply lang. Pwede na kayong makagawa ng isang intelligent or sabi natin isang reliable na isang battery charger. By the way, mapapansin nyo, nilagyan ko rin to ng USB charger. So, pwede rin mag-charge dito ng cellphone. Okay, since meron tayong nakakonect na battery ngayon dito, tignan natin kung merong output voltage ngayon dito sa USB port. So, meron din akong ginawa dito, no? DIY lang din para makita ko kung meron tayong supply dito sa port. Pwede rin nating sukatan to ng DMM. Meron din akong panukat dito. Ayan. So, nakita nyo naman, umilaw. Ibig sabihin, meron tayong output voltage na dito sa ating USB port. So, with that, pwede nang mag-charge ng battery ng cellphone o battery ng Bluetooth speaker at yung iba pang mga 5 volts na ano lang, 5 volts na battery lang natin, battery bank. Okay? So, meron din tayong DIY na ginawa para ma-measure naman natin. Paano ma-measure yung voltage dyan? Eh, USB nga yan, ano? So, meron tayong ginawang cable dyan para ma-measure natin. So, ito yung DIY cable na ginawa ko, no? Sinasabi ko sa inyo, para magamit natin, ma-measure natin yung supply voltage, kung present yung supply voltage dito sa USB. Pwede kayong gumawa nito, no? Yung mga lumang USB cable na pwede pa yung kable. Tapos lagyan niyo lang ng alligator clip o di kaya ay banana jack. Okay, pwede na 'yon. So this time yung alligator ang ginamit ko. So tignan natin kung ilang volts ang mame-measure natin dito sa USB port. Ayan, kung inyong mapapansin, meron din akong indicator light doon. So, obviously, may power naman talaga. Sukatan lang natin para malaman natin kung ilang volt ang mame-measure natin. So, ito. Positive. Then, this one, yung positive. Yun, may nababasa tayo, di ba? Eksakto. 5 volts. Well, ang current rating nitong USB port na to, according dun sa specification niya, is maximum of 3 amperes. Yun yung kaya niyang current rating. Okay? So, yan. I hope malinaw at nakakatulong sa inyo itong mga information at knowledge na isineshare ko sa inyo. So, tanggalin natin. Pwede kayong gumawa ng ganitong kable para sa ganun ay malaman ninyo kung merong kasi ang problema dito hindi mo naman mame-measure ng ganyan-ganyan lang yan, ano? So kailangan mo talagang gumawa ng ganitong kable. Okay?
Well, tulad ng sinabi ko kanina, no, itong SEC natin ay merong kasamang user manual. Kapag binili nyo yan, meron ng manual. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan yung user manual. So, papaliwanag ko na sa inyo para mas ma-appreciate nyo at maintindihan, maigi, paano ba iintindihan itong specifications ng SEC na to. Okay? So, sana nakikita ninyo. Kaya lapit ko na kaya. Medyo, I hope malinaw sa mata nyo. So, kung mapapansin ninyo, dito nakasulat yung specification niya, no? Yung battery voltage, 12 volts and 24 volts. Automatically, madedetect ng SEC yan kung ang voltage battery natin na ginamit ay 12 volts or 24 volts. At yung kanyang charge current, in this case, no, 100 amperes yung gamit natin. So, 100 amperes yung kanyang charge and discharge current. Kasi itong SEC na to, meron kayong mabibili sa market na 10 amperes yan, 15 amperes, 20, 30, and so on. At yung kanyang maximum input solar voltage ay 50 volt or less than 50 volt. Yung equalization, ano itong equalization? Yan yung tinatawag na overcharge voltage limit. So, sa bawat type ng battery, ay mapapansin ninyo sa B1 para sa sealed battery 14.4, sa B2 sa gel or sa lithium ion is 14.2, at dun sa lead acid battery 14.6. Yan yung kanyang over voltage limit. Once na na-meet or na-hit niya yung voltage niya, automatically ikakat ng SEC yung supply voltage sa battery para maiwasan yung over charging na tinatawag. At yung float voltage naman, yan yung condition na kung saan yung ating battery ay fully charged na, 13.7. Yan yung minimaintain niya. At yung sumunod, yung discharge stop, which is 10.7, ibig sabihin, kapag ka na-meet or na-hit niya na yung low level voltage, which is 10.7, ibig sabihin, i-stop niya yung pag-charge, i-stop niya yung paggamit para mag-start uli siya ng charging. Okay? At yung isa naman, yung discharge reconnect, kapag ka na-meet niya na yung 12.6, kukonnect niya uli yung battery, gagana uli, so yung load natin, magkakaroon uli ng supply. At yung USB output voltage, gaya na sinabi ko kanina, ay 5 volts at 3 amperes current rating. So, I hope naging malinaw sa inyo at naintindihan ninyo itong ating naging topic o yung pag-uusap natin ito. At sana ay kung sakali hindi ninyo nakuha agad, ulit-ulitin nyo lang yung video. I'm sure makukuha nyo rin o maintindihan nyo rin. So, balik tayo dito sa ating SEC para mas ma-appreciate. Kanina, kung inyong mapapansin, no, balik tayo dito. On natin ulit. Kukonnect lang natin yung battery. Tinanggal ko kasi kanina eh. Ayan. May napansin kayo kanina rito na 24 hours, di ba? So, ano yung 24 hours na yon? Yung 24 hours na yan, yan. Kita ko lang sa inyo. Uy, sumobra na naman tayo. Yan, yung 24 hours na yan na nakikita ninyo. Ibig sabihin, kapag ka nakaset tayo sa 24 hours, no, nakaset tayo sa 24 hours, ang ibig sabihin nun, itong output natin dito sa load, no, is manually ma-off-on lang natin siya. So, kapag kasinet natin siya ng 23 hours, o from 1 hour up to 23 hours, ibig sabihin, mag-automatic on and off yung ating load. Okay? So, since set ito sa 24 hours, kung inyong mapapansin, no, you know, I hope nakikita nyo yung lalapit ko. I hope nakikita nyo yung logo ng ano? Yung icon. You know, yung icon ng ilaw. Load, di ba? So, pagka pinares natin itong buto na to, tignan natin kung ano mangyari.
Diba, nawawala. So, pagka pinush uli natin, mag-on. Ibig sabihin, manually na kukontrol natin itong switch ng load bulb natin. Okay? Pero kapag yan ay nakaset sa 23 pababa, no? Naka-off yan. I mean, naka-disable yung icon na yan. Ibig sabihin niya, naka-automatic. Naka-automatic yung ating SCC para mag-on and off sa kanyang load. Okay? So, I hope malinaw yan. Okay, this time ay makikita ninyo, nilagyan na natin ng wiring connection lahat ng ating ports, yung para sa solar, para sa battery at saka para sa load. So naka-connect na po yung ating load na 12 volts sa na ilaw. Ito 'yon, no. Mga pang-emergency lang ba. Ayun. So currently, inyo natatandaan, nakasat sa 24 hours yung ating SCC. Ibig sabihin, manually, pwede nating i-on and off yung ating load. Okay? So, ito, mapapansin ninyo, no? Ang naka-display lang dito sa ating screen ay yung battery. Wala din yung icon ng ilaw o yung load at wala rin yung icon ng solar panel. So, ang gagawin muna natin, using our backup battery, paiilawin natin itong load bulb natin. Okay? So, ipipress lang ninyo itong button na to, yung gaya nga sinabi ko kanina. Ito yung control switch din para sa load, no? Ito, on natin. Yun, umilaw na, di ba? So, napansin nyo, umilaw na. Okay? Kapag gusto natin patayin yan, off natin manually. So, yun. Gaya na sinabi ko kanina, yung oras, kung kailan mag-on at mag-off yung ating load, ay pwede nating iset dun sa oras. In 24 hours, para doon sa manual on and off, yung 23 pababa, yun yung sa automatic. Ibig sabihin, halimbawa, 1 hour, sinet nyo sa 1 hour. After 1 hour, ibig sabihin, mag-off yung ating load. After 2 hours, 3 hours, and so forth and so on. Now, papakita natin, i-coconnect naman natin ngayon yung ating solar. Okay? So, para makita ninyo yung display. Dito, wala pang display ngayon ng solar panel, di ba? So, i-on natin siya. I-coconnect ko yung para sa solar. Oops. Yun. Makita nyo na yung ating kaya lapit ko sa inyo isa-side ko lang itong ano. Yan o, nakita ninyo naka-display na ngayon yung ating solar panel. Ibig sabihin connected yung ating solar panel at yung ating battery ngayon. Since naka fully charge siya, naka-stay lang yung naka-stay lang yung ating battery. Kapag kaya na yung nag-charge, nagbiblink yan, nagbiblink. So, ibig sabihin, fully charge pa siya, hindi pa siya mag charge. Kasi 12.6, di ba, yun yung napansin ninyo kanina doon sa manual. Yung 12.6, yun yung reconnect niya. So, pwede na uling magamit yung load. Tulad nito, yan, nagagamit natin yung load, di ba, on and off. So, yun, ganun lang, no? Kung meron kayong gusto pang itanong, pwede kayo mag-leave ng comment, yung mga constructive comment and questions lang. At kung nagustuhan ninyo yung ating video at sa tingin nyo may natutunan kayo, hingi lang ako ng konting favor sa inyo. Kung maaari ay paki-like and share yung ating videos para meron pang makinabang na iba. Lalo na yung mga gustong-gusto na magsimula nito pero hindi pa nila naiintindihan kung paano ang gagawin, paano sila magsisimula, saan sila magsisimula. Sana ma-share natin ito at dun sa mga bago pa lang na viewers natin at na hindi pa subscriber, please subscribe to my channel.
malaking tulong po yun para lalo po tayong ma-inspired pa sa paggawa ng mga ganitong tutorial, mga educational videos. Hanggang sa susunod, at gaya ng aking sinabi, iisa-isahin natin lahat ng mga major parts ng solar power grid. Kung kayo ay magsisimula para maintindihan at maunawaan nyo muna, matutunan nyo ang dapat ninyong matutunan bago simulan. Marami pa tayong pag-uusapan dito dahil ito yung basic lang. Basic pa lang to. Ito yung pinaka starting point na maintindihan muna natin part by part. At yung susunod, yung kabuuan na ng solar power grid, ang atin naman pag-uusapan, lahat ng mga accessories, pag-uusapan natin yan. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat.